let's move on now to the ICC. Former Senator Antonio Trillanes claimed that the ICC probers are expected to issue that warrant against you. And you replied to him. You said, bring it on, right? He claims that the warrant will be issued by June or July. That's already like 2 months from now. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang police na mag-implement ang warrant niya, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Do you still fear the ICC? I remember I interviewed you before and you said, syempre, natatakot ako sa ICC. Ayoko makulong at di ko na makikita ang mga apo ko. Yun ang sinabi niyo noon. Oh, at this point, what action do you plan to take if a warrant is issued? You don't have to pre-print my action, Karen. Hindi ko sabihin sa'yo kung anong gagawin ko. Pero magtatago ba kayo? Magiging Arnie Tevez ba kayo, sir? We have to cross the bridge when we get there. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Kasi si Arnie Tevez nagtago. Congressman yon. Si Pastor Apollo Quiboloy, eto ngayon, nagtatago. Bakit ako magtatago kung hindi mag-cooperate yung ating bansa? Sino ICC? Kung mag-cooperate. Sino ICC huhuli sa akin kung hindi mag-cooperate ang ating bansa? May police bang ICC na mag-implement ng warrant nila dito sa ating bansa? Sabi nga ng ating Pangulo na wala silang jurisdiction sa atin. So sino ngayon na mag-implement niya? Si Trillanes? Papunta ko si Trillanes sa akin. Ipaserve mo sa kanya. Tingnan natin. All right. Okay. Now, former Senator Antonio Trillanes also claims there are some active members of the PNP who are recruiting members to take part in an ouster plot against President Marcos Jr. So he says active police senior officials, former police officials, mostly from Davao Daw, the Davao Group, and a retired PNP chief. Do you have any information? Have you heard of such a thing? Sabihin mo, yung sabihin mo si Trillanes na yung former PNP chief na kinausap niya, baka mabugbog pa siya noon nung former PNP chief na yun, galit na yun sa kanya. Ay, sabi nga ng Bisaya, bot-bot. Alam mo yung bot-bot? Ano po yun? Bot-bot. Yung parang kasinungalingan ba? Parang kasinungalingan. Sige lang, nakausap mo, alam mo, I don't want to ayaw kong patulan yung mga kwan niya kasi naghahanap lang ng atensyon yung tao na yan. Eh, bakit ko siya papatulan? Naghahanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sige, hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Mr. Trillanes, bring it on! The narrative that's coming out is that there's a faction, a war with the Duterte group and the Marcos group. So that's why you have these stories of an alleged ouster plot led by the Davao group. Pakisabi kay Trillanes, if he is a destabilizer, huwag po ako. Kung siya ay nagpapagamit sa kanya political party noon para siraan yung mga kalaban na sa politika, like President Duterte, siniraan nila ng husto. Hindi po ako yan. Hindi po ako ganong, hindi po ganong personality ko. I am not an attack dog, Mr. Trillanes. Pasensya na, hindi kita gagayahin. At hindi ka dapat gagayahin. Kasi yung ginagawa mo ay hindi maganda. Hindi po ako destabilizer. Kung siya ay nagkukudita, ako hindi po ako nagkukudita. All right. Another question on Pastor Apollo Quiboloy, moving on to that, is at one point you did offer to protect Quiboloy if he goes to the Senate. And now Quiboloy is still in hiding. There's a warrant against him. Have you spoken to him? Have you been in touch with Quiboloy? Wala na. Wala kami kontak. Okay, how do you describe his conduct? I mean, yes. He's clear. Yeah. How would you describe his conduct right now?
Well, it is clear that he is a fugitive from the law dahil may warrant of arrest siya. So, normal yan. Normal yan. Kung ayaw mo magpahuli, magtago ka. Pero kung gusto mong harapin, magpahuli ka. Yan lang po. Pero nagulat po ba kayo na ang tapang-tapang ni Pastor Apollo Quiboloy noon at ngayon nagtatago? Eh, sino na bang siga na kalabanin ng gobyerno, Karen? Eh, ay, sir, wanted kay, wanted si kay. Don't forget, si Laila De Lima, right? She did not hide. Si Duterte pa presidente noon. Sabi nga niya, hindi lang niya inakala na 6 na taon siyang nakakulong. Babae yun, hindi yun nagtago. Nakakagulat yung mga lalaki nagtatago. Sige lang, kung galit kay Pastor Quiboloy, go ahead. You hindi ako galit sa kanya. Whoever it's you want to compare personal. Him. No, but why are you saying it's okay for him to go into hiding? I am not saying that it's okay. Kanya yan, decision niya yan. Hindi ko sinabing okay. Otherwise, I am condoning his being a fugitive, di ba? Hindi ko sinasabing okay lang. Bahala siya. Desisyon na niya, buhay niya. Kung magpahuli siya o hindi, huwag mo akong i-kuhan sa kanya na okay lang sa akin. Wala akong problema dyan. Magtago siya kung gusto niya magtago. Sometimes, you know the saying that flight is a sign of guilt. Some believe that, some don't. In this case, what do you make of that phrase? Yeah, ikaw na mag gawa ng sarili mong desisyon dyan. I refuse to comment on that. But does he still have your support? Because there were a few senators who supported him, yourself, Senator Robin Hood Padilla, Senator Aimee Marcos, even I believe, parang she defended him somehow. There were a few. And Senator Cynthia Villar, tama po ba? May ilan pong nagsalita? Hello? Yes. Senator De La Rosa, okay. Mm-hmm. He still has my support within the legal framework. Sa legal lang tayo. Suportado ko siya sa legal na pamamaraan. Bilang isang kaibigan, ako po sumusuporta sa kanya sa legal na pamamaraan. Okay, Senator, we are gonna go into a quick break. When we return, I'll be asking your thoughts on the West Philippine Sea and Political Alliance for 2025. Will you be running in 2025? Yes. Tatakbo ulit kayo, Senator, sir. Yes. Okay, very quickly, I wanted to ask you, let's start first with 2025. You are running for the Senate again, and you are running under what banner, Senator? PDP. Okay, you're running with PDP. May mga kasamahan po ba kayo na nasa Senate race rin? Ito ang magiging partido at ikakampanya kayo ni dating Pangulong Duterte, correct? This is his party. Yes. All right. Alam niyo ba sino nang kasama niyo sa slate, Senator? So far, kaming tatlo, no? Na incumbent senator, Senator Bongo, Senator Tolentino, at ako. Plus, kami isang dagdag na si Philip Salvador. Ah, confirmed na yun. Tatakbo si Philip Salvador as a senator. Yes, yes, yes. Okay, so sino pa po? So apat na yun. Are you gonna do a full slate of 12 or someday do 8? Baka mahirapan magkumpleto. Baka mga, dyan na siguro, mga 6. 6 o... Baka makaabot ba kami ng 6? Baka kung makakuha kami ng 6, mas maganda na kalahati. Mm-hmm. Sino pa ba sa kasamahan nyo ngayon ang tatakbo ulit? Kasi alam ko si Sunny Angara graduating, right? He's finished na. Sino pa po? Si Kuan na lang, si Bong Rebilla. Okay. Tatakbo pa yon? Tatakbo yes. Ulit? Okay. Marcos. Aimee Marcos. Yes. Lito Lapid and Dapia Cayetano. Yung apat na senador na yan. Bali, pito kaming incumbent na re-electionist. Mm-mm. What about Senator Pia Cayetano? Is she joining? Will she be included in the slate as a guest candidate? Because the Cayetanos were
supporters of former President Duterte, and the brother was even in the cabinet. I don't know. I don't know. Baka isang posibilidad yan. That would be a possibility. Possible yon. What about Bong Revilla and Lito Lapid? Ano ba si Bong, Senator Bong? Nakalakas? Lakas siya. Oh. Lakas. Okay. And then what about Senator Lito Lapid? In PC ata si Lito. Oo. So hindi kayo mag-guest, 'di ba? Minsan nag-guest candidate. What's interesting is Senator Aimee Marcos, because Senator Aimee Marcos is a vocal supporter and loyalist of former President Dutertes, the Dutertes. So anong plano po doon? Nag-usap na po ba? Hindi pa namin napag-usapan 'yan. Hindi pa namin napag-usapan. Oo. Because it's a question of whether she'll be running with a coalition under her brother or magpapag-guest candidate siya kay Duterte. Maganda yun kung dalawang magkakarga sa kanya. Kung ikarga siya ng PDP at the same time, ikakarga siya ng partido ng Malacanang, mas malaking chance niya. Mas maganda yun. Kung both sides magkakarga sa kanya. Senator, this would be your second. Is this your second run? Yes, second. Okay. How are you still confident of getting into the top 12, considering when you won, you were number 5, right? Because Bongo was number 3. Tama? Yes, my memory. Yes. Yeah. So that was very high. You were PNP chief, but it's common knowledge that other than former President Duterte was very popular, he did ask the local governments to actually include you, Bongo, and Tolentino in the slate. So all of you got very high rankings in the last Senate slate, especially Senator Bongo. But are you still as confident today? Mahirap sabihin na confident ka, no? Kasi pag sabihin confident ka, mayabang ka. Well, I'll just try my best. pag nag-file tayo ng kandidasi, pilitin natin ng gawin natin ang dapat na gawin para bigyan ka ng tsansa ng taong bayan na magsilbi ulit. Kung gugustuhin ng taong bayan, pasalamat tayo. Mm-hmm. Pero kung ayaw na nila, ay wala tayong magawa. The people's mandates should be followed. Mm-hmm. May tanong ako. Kung iimbitahan ka ni Pangulong Marcos Jr. na nandun sa slate nila, papayag ka ba or medyo mahirap na yun sa ngayon sa totoo lang? Sa totoo lang, kung ikaw ay politiko, kung mas maraming magkakarga sa'yo, mas malaking chance mo na mananalo ka, di ba? But it's very hard to assume right now na ikakarga ka ng administration. Considering the fact na ito nga, nadadama yung Pangulo sa ginakandak mo na investigation, baka may mga kasama sila dyan sa Malacanang na medyo hindi nagugustuhan yung ginagawa natin, then wala tayong problema dyan. Okay lang po, okay lang. Kung ikarga, pasalamat tayo. Mas maraming magkarga sa'yo, mas malaking chance mo. Pero kung ayaw ka ikarga, pasensya ka. Ganun lang naman yan. I think to end is I can ask you about the West Philippine Sea, just to end. You've been quite open before on, in effect, because it's such a different foreign policy from Duterte's time to Marcos's time. What do you make right now of what's happening in the West Philippine Sea with China once again using water cannons? Nakita niyo yung video, di ba? Na eto, wino-water cannon pa rin ang ating mga barko. And some of it was even damaged the last time. And we were just trying to resupply in Ayungin Shoal. Eh, kung sa local na usapan niya, no, eh, kapag puno ng salop, matagal lang puno ang salop natin. Mm. Eh kaso lang, what else can we do? Ako, ma-advise ko lang talaga dyan sa ating mga nagre-resupplies, iwas hanggat kayang umiwas. Iwasan ninyo yan para hindi kayo masaktan. Ganun na lang talaga. Galit na tayo sa China. But what can we do?
Hindi tayo kaya, hindi natin kaya makipagira sa kanila. And the least we can do is to start the provocation of a shooting war. So, iwasan talaga tayo. Yun lang ang aking mag-advise sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard dyan. Hanggat kaya nyo umiwas, umiwas kayo para hindi kayo masaktan. What else can we do? We've been protesting them for a million times. Wala rin nangyayari. So, you have to think about ourselves. Okay, my last question. Do you agree with President Marcos Jr.'s stand on not retaliating by using water cannons? Sabi ni Pangulong Marcos Jr., nako, hindi tayo gagamit ng water cannon. Do you agree with that? Kumbaga, hindi tayo gagamit kasi wala tayong magamit. Wala pa tayong water cannon? Ewan ko lang kung yung resupply ships natin kung equipped with the water cannons. Hindi ko lang alam, ha? Hindi ko lang alam. Pero yung Coast Guard, baka meron yan silang water cannon. For sure. I'd like to assume. Yeah. Kung meron mang water cannon yung ating mga Coast Guard dyan, tapos lalaban sila, talo pa rin dahil maliit lang siguro yung horsepower ng kanilang water cannon. So mas maganda yung umiwas na, iwas lang kung iwas. Pero still, hindi naman tayo, alam mo na, if you are pushed to the wall, wala ka nang ibang magawa, survival mo na ang at stake, then dapat yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga Navy doon is gumawa rin sila ng, it's normal for survival, di ba? Normal. So yan. Dapat i-water cannon din. Dapat sagutin din ng water cannon. Tama yung umiwas, tama yung iwas ka ng iwas. Pero kung wala na ka talaga magawa, you have to defend yourself. Wala nga naman magpakamatay ka na lang doon na pumunta ka doon para magpakamatay. Parang ino-offer mo yung sarili mo doon sa China o patayin niyo ako. Hindi naman ganun. Na if you can defend yourself accordingly within the legal bounds, ay gawin mo yung paraan na madepensa mo yung sarili mo. All right. On that note, I want to thank you for joining me today once again. Thank you. And we do hope to speak with you after your next hearing. Thank you so much. Yes, Karen. Salamat, salamat. Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson of the Committee on Dangerous Drugs in the Senate.